the Lord's Supper. For in eating everyone taketh before other his own supper, and one is hungry, and another is drunken. What? Have ye not houses to eat in the beginning? Or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Okay na po yun. Let's pray. Salamat po sa living in the Lord. It's a do the first Lord's Supper namin sa church of Ukraine. Ay po yung kapala, Lord, sorry na nito, Lord, especially sa mga nalangin po namin, pupasa nito, okay, bakit ito importante at bakit po ito ginagawa ng mga nakita namin kanina kung doon testa ko yung po, Lord, at kita namin mga warning, especially, and yung worldliness, Lord, ang mabit parte dito, Lord, okay, yung business na we pray. Amen. Okay. Ang dami yung tinapay, parang tag-isa tayo eh. Oh, pero, break pa rin natin. Okay. Hindi lang natin sa bawal yung mga bata, ha? Kasi Peter siya kasi Joshua, kasi baptized na yan. Pwede na yan. Okay, pasa ang yung Lord's Supper. Review, kanina. Saan ito nang galing? Originally, okay. Tama. So originally, sa Passover, meron silang ceremony na nagpapatay sila ng lamb. Pinapatay yung lamb. Okay? Nabasa natin kanina yung ano, di ba, sa Leviticus? Okay? So, pagpatay nun, yung dugo nun ay papahid sa doorpost. So, yun ay magliligtas sa kanila. Okay? Tandaan yun. Yung kamatayan ng hayop, yun ang nagligtas sa kanila. Okay, pero actually hindi. Yun ang ginawa ng Diyos. Ang Diyos ang nagligtas sa kanila. Pero yun ang pinagawa sa kanila. Okay? So kahit sa kaligtasan, nabanggit natin kanina, di ba? And Abraham believed God. And it was counted to him for righteousness. Yung nasabi doon. Tayo, maliligtas kapag nanampalataya ka sa Panginoon. Nagtiwala, naniwala. Okay, yung pinakamabagos maniwala, pero yung pinakamalayo magtiwala. Okay, bakit ka magtitiwala sa kanya? Dapat maintindihan mo na, ginawa niya, sino ba siya? Siya ay Diyos, nagkataong tao. Okay, anak siya ng Diyos, siya ay Diyos. Wala siyang kasalanan, siya yung pinatay para sa kasalanan mo. So matindi yun, yun ang pinakasental ano, ng kaligtasan ng tao at ang buhay ng tao. Ito maintindihan kahit mga bata. At dapat maintindihan nyo na kahit bata pa kayo. Na hindi basta-basta to pag nagtanong kayo, tumatanda kayo, nagkakaroon kayo ng utak, bakit may masama, mabuti, hindi mo maintindihan, bakit yung iba, hindi napaparusahan, diba? Bakit unfair minsan? So mag-focus tayo lang dito, alalahanin ko lang, si Jesus na matay para sa'yo. Kung may unfair sa'yo yung mga pinagsasabi mo unfair, eh mas unfair sa Diyos yun. Okay, pero again, hindi unfair yan kasi lahat yan ay in-orchestrate ang Diyos. Okay? Kung siya in-orchestrate, yung sabihin, alam niya lahat yan. Walang unfair dito. Siya ay just. Kung meron mga nagkasala dito na hindi mapapalusahan, or the same way din naman, yung mga hindi nagtatapat, okay? Minsan, buro tayo ng kaligtasan. Tama rin yun. Yun ang pinamuntante, pero hindi lang yun. Okay? Ang Diyos ay tapat. Kung yung iba sa atin nagtapat, yung iba hindi nagtapat. Alam niyo na ba yung mga bata kung siya magtapat? Faithful. Ibig sabihin, kunwari, ang church service. Okay, naligtas ka ng marami. Ako, naligtas ako ng... Baptize ako ng 21 ako.
Yung na-save ako somewhere before that, mga 20 years old. Okay, mga September yun, naalala ko. 2000. Tapos nag-attend ako simula bago gumaduit. Alas ganun din, October. Ano ba ang nag-start mo? Mga 10. Basta na-baptize ako October 31. Wednesday. October 31, Sunday night. Parang Sunday night yun. Sabi kami ni Kati, eh, ni Kati si Kati. Sa Baguio daw. Baguio. So, after mo mabaptize ngayon, no, fully well ka na, di pwede sabihin, ano, yung walang ginagawa mo, yun, linugog ka nga sa tubig. Eh. So, ang nag-baptize sa'yo, pastor, waka. Diba? So, hindi bilang to, mga bata. So, after mabaptize, especially, magtatapat ka na sa Diyos, ito yung church attendance, ang importante, sa kalalago, saka matututo. Hindi ko naman alam, kaya hindi ko nga ginawa eh, man, paano ka matututo? So yung mga kailangan mong gawin, tamang kailangan mong gawin, alam mong gawin, okay? Umaten, magbasa. Okay? Yung iba kaya hindi lumalago, hindi binabasa to. Kaya nga ngayon, napresado kayo, di ba? Nahihirapan na ba kayo? Naiisip nyo ba na parang, pati sa ano system. Alam mo, mahirap yan, no? Kaya nga nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kayo, nililid ko lang kayo. Pero hindi kayo sayang, hindi kayo lugi. Pag alam mo yung Bible, bata ka pa, lamang ka sa karamihan. Yung iba dyan, litong-lito, kala nila successful na sa buhay. Lagi nga bangkit, di ba? Bandang muli, mausgan sila, sige ko sila. Yung iba, hindi ligtas. Yung iba, ligtas pa. Wala, walang rewards. Kung gagawin mo sa langit, tatanga ka lang doon. So bagay, sabi ni David, ay gusto niya ay rather be a gatekeeper in the house of the Lord. Okay din yun. At least ligtas ka. Masaya na rin doon. Kasi mas masaya kung marami kang reward. May katungkulang ka sa bilinyo. Okay, especially yung mga lalaki. Diba? Naman sa mga lalaki, gusto tayong mag-rule. Lalo pag alam natin tama. So, ganun yun mga kapatid. Magtapat kayo. Hindi sayang yan. Yung malalaman nyo sa Bible, pag nag-soul winning na kayo, yung iba kaya hindi ganun ka-effective. Again, hindi ko sinasabing kailangan malaman lahat. Pero mas mayiging effective ka kung alam mo yung Bible. Bakit mas mayiging confident ka kung alam mo yung Bible. Yan? Okay? So yung tatanga-tanga lagi, wala. Okay? Kaya nabinibigyan kayo ng chance. So magtapat kayo sa mga nun. Okay? So, kung tayo punta doon. Yan yan. Yung Passover, ginawa yun sa mga Hudyo sa umpisa. Pero picture kasi doon, they are God's chosen people. Meron pa tanda yun sa Abraham, ilang years before that? 400 plus. Sobra pa kasi 400 years sila from Jacob. Okay? Actually plus yun eh. Naalala ko 430 yun. Yung actual. Siguro yung hindi naman sila inopress agad eh. Diba? After doon pa si Joseph, hindi naman sila inopress eh. Nalaya sila. Pero nung hindi na kilala si Joseph, doon ang nag-umpisa inopress sila. Okay? So binigay sa kanila yon, pero si Abraham ay naligtas na before pa that. Okay? So ang kaligtasan, believe lang, believe. So manampalataya. Kaya pansin niyo yung ibang tao, minsan kahit sa magulang nyo. Okay? Naintindihan nyo ba yung mga bata? Sino yung binigay sa inyo ng Diyos? Eh, hindi ko na ng Diyos eh. Binigay ng Diyos sa iyo yung magulang mo. Okay? Depend dito na. Dito nga. Sino nagbigay ng magulang? Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa inyo yung magulang nyo. Wala kayong magulang, lalo kayong kawawa. May magulang kayong masungit, at least may magulang kayo. Eh kung may magulang kayong godly, di lalo na. Okay? Alam yung Bible, tinuturo kayo ng Bible. So ito yung time na mag-iipon kayo ng rewards. Pero yung dito, kaligtasan lang pinag-uusapan natin dito. So gusto mong sabihin yung kanina yun. Kung bata kayo, di ba? Yan ang binigay sa iyo ng Diyos, yung magulang mo. Anong kailangan mong gawin sa magulang? Kung hindi mo babastusin. Okay? Kung hindi mo kayang galangin yung magulang mo, madalas sa hindi. Kung maalala nyo sa Old Testament, yung talagang rebellious. Alam nyo yung rebellious?
Ang sinabi doon, drunkards, rebellious, ano yung sinabi pa doon? Hindi rebellious sa magulang. Alam niyo ginagawa doon? Hindi lang pinapalo, pinapatay. So sabihin niyo, ang tindi naman ng Diyos, parang ano yung sabihin doon? Reprobate yun. Ba't ka papatayin ng buong congregation kung pwede ka pang magbago, di ba? So kaya maniwala mga bata, huwag kayong seryosohin nyo ito patungkol sa Diyos. Ba't sa patungkol sa Diyos, kanina nakita ko yung sinasabi sa inyo ng, di ba? Huwag nyong babastusin. Kasi kung ang Diyos binabastos nyo na, wala na kayong pwede galangin. Di ba? Ang Diyos sabihin nyo, binastos nyo na eh. Okay, yung magulang nyo. Ang magulang nyo pa rin. Actually, dapat yung binabastos. May mga sumpa sa Bible, yung sinabi mo, yung sinaktan mo yung magulang mo. Binapatay yun ng buong congregation. Okay? Kaya, napunta lang tayo doon dahil niya dito sa Passover. Yung iba doon, na-imagine ko yung ibang Israelite, siguro meron ganun, hindi sinabi. Pero mga iba, hindi sumunod. Papatayin mo lang, hindi kang papatayin. Kasi, nung una, di ba, nag-delete sa Egypt, sa Goshen, hindi, sa place ng mga ano. So, it is possible, hindi lang binanggit sa Bible, na-imagine ko lang. Okay? Pero posible yung, kunwari, anak ka ng Israelite, hindi ka pumasok sa, or na-late ka. Na-late ka. So, ang sabi, dapat gabi, magpa-passover sila, tapos wala ka sa loob ng bahay, tapos ka. Okay? Patay ka. So, pero ang maganda nito, dito tayo ngayon sa New Testament, yung sinasabi dito is, actually, mga ligtas na yung magpapartake dito, pero may kinalaman sa mga hindi paligtas. Diba? Si Ezekiel, hindi alam kung pinag-uusapan natin. O si Johan. Si Aiden. Okay? Kaya, yan. So, at least nakikita ng mga bata, napagalang-galang to, walang magulo. Okay, pag magpa-partake tayo ng Lord's Supper. Dahil ito ay, again, hindi ito yung magliligtas sa inyo. Okay? Ligtas na kayo bago kayo mag-partake. Kaya ngayon, mamaya, tanongin ko ulit kayo sa bagay, baptize na kayo. Pero mamaya, tanongin ko ulit kayo. So ito yung ginawa ng Panginoon. Ito yung mismo sinabi niya. Ito ay inulit dito, no? Kailan niya ito ginawa bago siya patayin. Okay, sabi niya, "For I receive the Lord, that which also I delivered unto you, but the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread." So medyo may significance nun. Kasi nga, ibig sabihin, di ba, yung sa ating last words, di ba, seven last words? Bakit importante seven last words? Sa dami ng sinabi ng Panginoon, bakit mas importante yung importante din iba, siyempre, tayo, ganun din mga tao. Bakit mas doble importante yung last words? Kasi mamamatay ka na, lalo na pag alam mo na nagkukunin ka na, magbibilin ka na. Bakit importante yun? May iiwanan siya ng importante. Okay, magbibilin na siya. Yung importante gusto niyang malaman ng mga iiwanan niya, kaya yung seven last words na naalala niyo, kompleto sa doktrina yun. From salvation to forgiveness, hanggang sa fellowship, natin sa kapwa natin, fellowship sa Diyos, about God and the Father and the Son. Okay? Kompleto yun. Ito ngayon, ito yung last niyang ginawa. Ito yung last niyang, alam mo na, especially ceremonya sa mga disipulo. Okay? So, kaya sabi dito, ano yung ginawa niya? Tingnan natin. So, una, nag-pray siya. At sabi niya, he break it. Okay? Hindi lang basta kinain. Actually, doon yung nakita natin sa Mark, di ba? Ganun lang eh. Kaya sa 1 Corinthians, saka sa Matthew, saka sa Luke, sinabi doon, broken for you. Okay? Mamaya, i-break natin yung bread. Yan ay katawan ng Panginoon. Okay? Hindi literal ha, figurative. So, alalahanin natin kung paano siya ay nagdasog-dasog yung kanyang katawan sa gulpe. Okay? Sa pagbuhat ng mabigat na krus, sa paghahataw. Okay? Alalahanin natin yun. At ito naman, yung kanyang dugo habang dumadanap yun dahil sa hirap na hirap, sugatan siya, mainit. Okay? Yan daw sabi niya, is this cup is the New Testament of my blood. So kung may dati, inutusan sila, sumunod lang sila doon, actually, maintindihan nila,
naiintindihan nila rin yung covenant ng Diyos, yung sumunod sila doon, yung pinapatay yung mga hayop. Maniniwala rin sila katulad ni Abraham. Kasi Abraham, wala pang pinapatay. Meron na rin pala. Pero hindi pa katulad sa Leviticus. Okay? Sabi dyan, pag naalala nyo na iniinom natin mamaya yung fruit of the vine, yung juice. Okay? The wine. Sabi dyan, yan ang kanyang ano, na ang maalala dapat natin yung dumadanak yung dugo niya. Dumanak yun, hanggang mamatay siya. At yun ay maalala natin siya. So yun lang mga sinabi niya actually dito. Pero, balikan natin yung mga warning. Sabi dyan, sabi ito kanina, no? Kinanta natin ito, di ba? Sabi natin kanina. Sabi dyan, sleep and drink, it tells them, my dead, remember this word. Sabi sa chorus, drink the wine with the bread till I come again someday. So, ito ay ceremonies natin, pag-alala natin sa kanyang pagkamatay, na siya ay babalik ulit. Okay, yung maganda dun eh. Babalik siya, pangako niya yun. At yun actually yung pag-asa natin, tawag sa Bible, the blessed hope. Inihintay natin yun, especially yung mga minsan nahihirapan na. Diba? Nahihirapan na ba kayo maglingkod? Di pa nga, di ba? Minsan mainit lang pag soul winning, yun lang yun. Paano na pag pinipersecute na kayo? No? Eh sabi dito, yung mga kabila naman, yung mga reprobates, sabi dito, mga anak ha, kaya huwag kayo sinungaling. Pag hindi nyo alam yung ito, huwag kayong kumain, huwag kayong minum. Okay? Sabi dyan, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord, unworthily shall be guilty of the blood, the body and the blood of Jesus, of the Lord. So parang ikaw na rin pumatay sa Diyos. No? Kaya sabi nito, but let a man examine himself and so let him eat of that bread. So hindi kami mag-isabi ko, may kasalanan ka. Ba't ka magpa-partake? Hindi ganun. So ikaw mag-isip sarili mo, may matinding ka kasalanan sa Diyos, kung ligtas ka na, pwede ka na. Pero, yung mga kasalanan mong current, pagsisihan mo. Lahat yun. Confess mo sa Panginoon in prayer. Okay? Bakit? Kasi sinabi nga dito, pag hindi ka, inulit yan, sinabi niya sa 27, inulit ang 29. For he that eateth and drinketh unworthily, he eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Pag sinabing not discerning, hindi mo ba naiintindihan na hinahalin tulad dyan sa katawan ng Panginoon? So, banal yan. Okay? So, even in the Old Testament times, ang tawag lagi dun, banal yung mga damit, pati yung temple. Ano naging banal? Walang kasalanan eh. Hindi mo nagka... Ibig sabihin nun, sanctified naman, sineperate. Imagine mo, kunwari yung labor doon, naligo ka doon. Or something. Ginamit mong pambuhos ng ano, paligo. No? So hindi yun gano'n. May tamang gamit doon. Okay, sa atin, ang inaas na lang sa atin, pag service, huwag maingay. Diba kayo, mga bata pa to? Kaya importante yun. Pag service, huwag matutulog. Okay, diba kayo? Pag siguro yun. Halaro. Okay? Kaya sabi dito, sinampula ng Panginoon, ano yung mangyayari sa iyo pag ikaw ay hindi worthy? So, titingnan natin yung nangyari kay Judas, pumasok ng Satanas sa kanya. Yung ngayon, yung mga ligtas na, hindi na papasok Satanas sa iyo. Pero sabi dito, pwede kang maghina, pwede kang magkasakit. So, gusto nyo ba yun? Meron ba kayo nakitang Kristiyano talaga sa iyo, pero ang tindi ng sakit nito, ba't kaya? Di ba? Kinukwento sa amin din, may pastor na sumigat eh, si Pastor Gabino Tika ba yun? Wala naman yung bahay. Gabino Tika. Sobrang galing. Kaso nung sabi ng mga pastor na, parang hinamon niya ang Diyos eh. Parang, Lord, kung meron akong kasalanan na matindi, bigyan mo ako sa'yo, parang ganun. So nagkamali siya doon. Huwag niyong gagawin niyo kahit kailan. Parang si Jephtha yan. Alam mo si Jephtha? Sabi ni Jephtha. Siguro tapat siya sa Diyos. Ibig sabihin, makatotohanan siya. Kaso, sabi sa Bible kasi, let your yea be yea and nay nay.
nung panahon nila, actually, sumosolve na rin marami sa leader nila, kasi di nila nalaman. So, sa panahon natin, lalo na, huwag natin gagawin yun. So, gabi natin, hindi ko alam bakit na ginawa yun. Nung una, talaga marami, ang laki ng church nila, dark, magaling daw talaga siya. Pero, nagtataka to nga, bakit binigyan siya ng sakit, hindi siya agad namatay, ang tagal. Kasi nakaganyan siya, oh. Comatose. Nangyari siya sa atan eh. So may mga nag-chismis lang. Hindi ko hindi mo chismis yun eh. Kasi marami nag-ano eh. Sabi kasi ito eh. Ito yung sinabi niya sa Diyos eh. Kaya mag-iingat tayo, amen? Amen. Dapat ba kayo sa Diyos? Yes, amen. Dapat, okay? Kaya ito, huwag nating babuyin. Okay? Kaya sabi nito, for if we judge ourselves, we should not be judged. Ano yung sabihin nun? Kaya kayo minsan, mga bata, pag lumalaki na kayo ha, yung mga bata kasi talaga papaluhin kayo, minsan tinatakot kayo kasi hindi, wala pa kayo minsan kakayanan. Itong maling-mali pala to, itong mali, ito medyo mali lang. Bakit ito? Sinabihan lang ako ito, pinalo ako ito. Binulyawan na ako, pinalo pa ako ng malakas. Umiiyak na ako, pinapalo pa ako. Bakit? Kasi minsan yung masamang-masama yung ginawa mo. Pag sinabihan ka lang, sabihin nun, tinuturuan ka na, sabi dito, ihusgahan mo yung sarili mo, bakit nga ba masamang ano, mag-ingay? Eh kasi yung mga service tayo, yung iba naikinig, ikaw, yung mga bata, okay lang yan, again, okay lang yan. Huwag kayong mag-guilty, yan ang ating ano. Pero ang ano ko dyan, para daw bumait ang bata, yun nga, palo. Para masanay sila, pag nag-tantrum sila, isang beses, tapos pinalo sila ng malakas, alam na nila, mali yun. Okay. So, yan ha, mga bata, nakikinig ba kayo? Pag hinusgahan mo na yung sarili mo, masama ba ito? Masama. So, pag ikaw yung nag-uhusga sarili, inaalam mo. Ina-analyze mo yung mga ginagawa mo, masama pa rin. Tapos pag mali, timigilan mo. Sabi dito, hindi mo na kailangan husgahan yung ibang tao. Okay? Kaya sabi dito, but when we are judged, we are chosen of the Lord, that we should not be condemned with the world. So ito medyo nag-shift siya dito kung nabansin niyo. Napansin niyo ba? Kaya sabi, husga natin sarili niyo eh. Kaya sabi, but when we are judged, we are chasing. Nag-shift siya dyan. Sabihin niyan, pag pinalusahan ka ng Diyos, yun yung sabihin ng judgment dyan sa 32. Sabihin, kunwari, di mo alam talaga, parang yun nga, nagkasakit ka, binigyan ka na sakit ng matindi. Isip ka ng isip, bakit gagawin sa akin ng Diyos to? Okay? Kaya sabi dito, minsan hindi yun, hindi talaga maganda kasi para sa'yo, ayaw mo na, masakit din. Kaya ang encouragement sa atin dito, minsan ginagawa talaga ng Diyos sa iyo. Para ikaw ay, sabito, we should not be condemned with the world. So isabihin nito, pag ikaw ay pinusan at naintindihan mo talaga gano'n, huwag ka na, wala na mo ng kasalanan eh, huwag gano'n. Okay, mangyayari sa'yo, mga young people. Very soon, sana, huwag. Pero mangyayari yan, pag sumaway-suway kayo, naririnig nyo na siguro mga 10 beses at least. Huwag niyong gawin to. Okay, magdamit kayo ng maayos sa mga babae, sa mga lalaki. Okay, madalas sa mga lalaki. Ayan. Tissue. Yung pabaliktara naman nun. Okay. Tissue. Okay, manloko ng babae. Okay. Okay, loko nyo ba? So, hinahaya tayo na Diyos na husgaran sa libi natin para naman pag dumating na yung judgment hindi tayo makondina at kasama ng sanlimutan. Okay? Ligtas na ako eh. Meron pa rin maniwala ka. May judgment na pagsisisihan mo. Hindi pwedeng ligtas ka na hindi mo gustong maligtas ng pilay at hindi nakapaglingkod at walang reward. Okay? Nakakayain mo. Okay? Kaya sabi dito, pagkasa tayo, no? Wherefore, pag sinabi wherefore, for this reason, kaya nga gano'n, sabi, my brethren, when you come to eat together, tarry for one. So, meron pang sinasabi rin dito na huwag kayong magulo, okay? Sabi dito, sa bandang una, nag-uunahan, namaya, kahit tayo, huwag tayo mag-unahan, okay? Kakain pa naman tayo sa bahay, okay? Pero ito, ceremonies lang, pag-alala lang sa pang-ginawa ng Panginoon. Kaya sabi, maghintayan tayo, at kung gutom ka, kumain ka sa bahay. Okay? So may mga actually, mga sinayo pa siya dito kung hindi niya na ginawa muna. Pero obviously, ang sinasabi dito ay ganitong pagtitipon, actually lahat ng service na, maayos tayo, pero especially sa ganitong pagtitipon, dahil gagawin natin ito ng madalas, okay, at least, mga twice nga, or at least once. Pero ang bala ko, mga key dates,
bago mag-anniversary, bago mag-Christmas siguro, at saka every ganitong panahon. So may mga medyo sabay sa Holy Week. Kasi yan talagang time ng Passover at saka ng Easter. Amen? Amen. Ligtas na ba kayo lahat? Amen. Amen. Ligtas na ba? Amen. Lago? Opo. Peter, ligtas ka na ba? Joshua? Hindi gaya-gaya, paano ka naligtas? Okay. Kung naniwala ka, naintindihan mo, napatay siya para sa'yo, regalo niya yun, tinanggap mo yung regalo si Jesus. Si Ezekiel? Nasyara na ba ito? Hindi pa. Hindi pa, no? Okay, nasyara niya si Ezekiel, ha? Yung puro na ito kasi. Daddy, safe na ba si Daddy? Pag nagkasala, ligtas na? Ligtas pa rin. Okay, hindi ko natatanong iba. Alam ko na eh. Si Mia. Sigurado? Matawa kayo. Ang Joa, sigurado? Bakit po? Dahil nasawa ko si James. Hindi ganun ha? Nasaksitato mo. Wala tayo man ha? Sana naintindihan niyo yung ating mensahe. Kasi maniwala kayo may sumpad. Okay? Yes. Sige, ngayon mag-play tayo ng medyo matagal. Mag-play muna kayo. Tapos tapatusin ko. Amen? Ano mag-play natin? Mag-confess nyo lahat sa Panginoon. More on na tayo muna kayo. Kalimutan nyo muna yung mga request yung ano. Gusto ko po yung mama. Saka ano yun. By the way, masama yun. Gusto nilang maging ano, dapat may nagamit-gamit o mag-provide yung pangailangan. Pero saka na yun, mga pangailangan. More on na tayo. Itama tayo ng sarili natin sa Diyos. Kumpala natin sarili sa Kanya siya. Sinacrifice siya sarili niya. Di siya nagkasala. Okay? Yung mga pagkukulang natin, confess natin. Okay? And then tatapusin ko after mga 5 minutes. Okay, sige. Let's pray. Individually, walang maingay. Ang nalo. Let's pray.